So, what's up mga paps, mga brad? Ngayon ay mayroon tayong idadiagnose. Ang problema nito, sobrang tigas ng clutch. So, as in, sobrang tigas. Ayan o. Sobrang tigas talaga. Sobrang tigas. Mahaba naman na yung niya. Ayan o. Mahaba na. Tapos, pag binibitawan daw nila to, kapag nagkakamdi sila, mayroon parang nag-gear to gear sa loob. Kaya i-confirm ko muna, i-rotest ko muna siya. Tapos kung talagang meron, babaklasin natin to. Itong clutch side para makita natin yung problema. Baka bearing o ano. Basta tingnan natin. Kasi sobrang tigas talaga. Hindi normal yung tigas ng clutch niya. Yan o. Persado na ako yan. Dito na ako sa dulo umano. Yan o. Tapos hindi ko mahila. Mas matigas pa siya kaysa sa preno. Yung preno, ayan o. Lambot lang. Ito grabe, sobrang tigas. Yung kable, bago naman. Bago. Bago lang yung clutch cable niya. Mahaba na rin tong arm. Supposedly, pag ganitong arm, malambot yan eh. Malambot dapat. Pero ito, grabing tigas. Kaya, test drive ko lang. Yeah. Dito naman ang busy sila sa kabila. Shout out kay Kuya Nonong. Oh. Yan na yung do it yourself. Yung motor niya. Yan, para may tips na tayo kaya ano. Yan. So i... nanood sila ng vlog kaya natuto na. So yan. I-try ko muna to. Dali niya panda rin ha. Matigas, tigasin yung glass nito. Matigas, pero normal naman yung naririnig ko. Kaya lang, matigas talaga siya. Tingnan natin i-adjust tong kable. Kung mga paps yung kable, tama naman yung yung position niya. Tinutulak ko to, tinatry kong itulak. Sobrang tigas. Hindi, halos hindi siya maitulak. Tingnan natin yung isang motor doon. Yan. Check natin tong isang motor. Pero iba naman to. 125 nga lang. Yun, 150. Pero maiksi yung nito eh. Maiksi yung sa clutch niya. Tingnan nyo, tutulak ko siya. Natutulak naman. Yan o. Natutulak siya, diba? Pero yung isa, wala. Ito, kahit pwersahin ko to, wala eh, hindi siya may tulak talaga. Kaya kawawa yung kable, tsaka kawawa yung driver. Sakit nung sakit sa kamay. Nalaki na yung kaliwang braso mo. Yung kanan maliit. Siyempre naghirapan kang mag clutch. Kaya siguro buksan na lang natin to para makita natin, no? Para hindi tayo mahirapan. Buksan ko na to, tanggalin mo na tambutso. Tapos ito, tuputres, tanggalin din. Yan. Tapos tingnan natin yung clutch lining tsaka yung mga mechanism ng clutch. Okay? So palamigin ko muna to kasi tinest drive ko kanina para hindi tayo mapaso. So yun lang, no? Stay tuned lang. Salamat sa mga sumusuporta. Ay, sorry. Tingnan ko na sana yung pagbaklas ng Rusi. Kaso may surprise si Father. Shout out. Shout out kay Papa Johnny. Pumunta siya sa bayan eh. Kinuha niya sa post office. Against the light. Kaya pala nalungkot din ako kasi na-disable yung mga ads ko. Yung pala January 20, 2021 pa pala dumating si Google AdSense.
Kaya bubuksan ko siya. So maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Kung wala kayo, wala din tong Google AdSense natin. So salamat kay YouTube, salamat kay Google. Ngayon bubuksan ko na. Bubuksan ko na. Excited na ako. Para makita natin yung laman, yung pin. Ayan. Dandan lang. Buksan natin. Ay, nag-request pa ako ng panibagong pin eh. In-address ko na dun sa Toyota. Kasi alam ko, alanganin kasi yung address dito sa amin, Tabaryo na. Yun pala, may pinadala din si YouTube. Kaya, salamat YouTube, salamat. Salamat Google AdSense. Ayan, mabuksan ko na. Teka lang ha. O, diba? Yan lang pala yung pinadala niya, yung numero lang. Anim na numero yung pinadala. So, ito yung hinihingi kasi ni Google para maayos na yung payment. No? So, step 1, pakita ko sa inyo pero hindi ko papakita yung pin. Yan o. Step 1, sign into your Google AdSense account at google.com/AdSense with email address and password you use during the application process. Step 2, click the gear icon and select payments. Wow, payments. Step 3, in the left navigation bar, click account information then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. O, yun, oh. Yun. So maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat ng sumusuporta. Kung wala kayo, wala din tong The Mechanic PH. Ayan, so sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button. Sama niyo na rin yung notification bell para sama-sama tayong matuto regarding maintenance, repair ng motorcycle at saka mga sasakyan. Okay? Maraming salamat. God bless. Stay tuned. Ayan mga paps, good morning. So itutuloy natin ngayon, hindi natin natapos kahapon yung pagbaklas dito, no? So pero ngayon nabaklas ko na yung mga external components na sasagabal sa trabaho natin. So natanggal ko na yung kick. Ayan, so isang 13mm lang naman yan. Natanggal ko na rin yung tambutso. So yung tambutso sinabit ko muna dun sa mangga, yun o. Yun. So kinalawang ito, kaya yung ano dito ko na binaklas sa hanger. Tsaka ito din ay natanggal ko na yung mga apat na bolt niya sa ilalim dahil papangga kasi ito mamaya pag hinila natin to. Pero ito tingin ko hindi na yan masasagi mamaya. Yan. Hinila ko lang dito. Ngayon, tanggal na rin yung kable. So ito na lang. Itong 8mm na lang tatanggalin natin. So hindi ko na mapapakita yan, tatanggalin ko muna, no? Lulugan muna at tatanggalin natin yan. Saka natin hugutin to, itong pyesa. Okay? So para malaman natin kung bakit sobrang tigas nitong clutch nito. Okay? So yan, tingnan natin. Okay? So natanggalan natin yung tornilyo. So yan, 2, 4, 6, 8, 10, 10. 10 lang yung tornilyo niya. So yan, maluwag na siya. Yan. So may tumutulo, maglagay pa rin kayo ng sahuran dahil may tutulo pa rin langis dyan. Although drainin ko na yung langis kanina, nilagay ko na dun sa lagayan dahil yung may ipon dito sa gilid na langis. So meron pa palang isa. Ayan o. Hindi ko na nakita yan. Lugan lang natin gamit itong T-wrench na 8mm. Mali 11 pala to. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bago natin matanggal tong clutch cover. So pag natanggal to, makikita natin dyan yung clutch components, yung clutch housing, oil pump. Ayan, so alog-alogin lang natin dahil ito, dito yung kick natin. Mahirap lang magbaklas pag walang ano. So alog-alogin nyo lang yan saka nyo hilain palabas. So hindi ko muna i-video ah, para mabaklas ko na mabuti. Alog-alogin lang yan tapos hilain.
Medyo nahirapan ako mga paps dahil kinalawang kasi itong kick niya. Parang itong hanger niya din, oh. Kinalawang na dyan, nandyan na, oh. Eh, dapat natatanggal yan. Kinalawang to, ito na lang yung dumidikit, eh. Oh, yun, oh. Nakikita ko na yung gear sa loob. Kitang-kita na. Ayan. So, ito lang. Nilagyan ko na ng langis, pinahidan ko na para medyo malubricate. Dahil kinalawang talaga. Papasok kasi ito dyan sa ano eh, itong shafting na to ng kick, papasok dito, kaya kung may kalawang mahirapan siyang mahugot. Ito yung ano niya, ang hirap, parang ang hirap ng mechanism niya, maganit yan o, tumikit, hindi siya nagpiplay, kaya nahugot na, oh, oh. Kaya sobrang tigas. Ayan. Hello. Oh. Maganit siya masyado. Kahirap na hirap yung kabli yan. Okay. So, hugutin ko muna to. Mabarang kulit ng langis. Whew. Lapit na mga paps. Kunti na lang. Nilagyan ko ng kalso pala itong ano. Itong preno. Para hindi ko malaso dito. Nilagyan ko ng kalso dyan. Parang nakapreno siya. Parang hindi sa side dito. Habang hinuhugot natin. Grabe, kinalawang kasi, oh. Kaya nahirapan siya pumasok dyan sa shaft. Mamaya, pagbalik, lihain ko na lang yan ng 1,000. Hindi ko na kasi nalihay. Lihain ko na lang mamaya para mas madaling ipasok. Dyan lang yung matagal. Yan. So, konting tiyaga na lang. Ayun. So, natanggal din. Mahirap talagang iano tong shaft niya, tong clutch arm, no? And then napansin ko dito, anim pala yung lining nito. Anim pala. 1 2 3 4 5 6. Anim. Kaya sobrang tikas din siguro. Tapos itong rod niya, oh. Parang rad ng 125 pala to. Hindi parang yung 155 na ano. Anim siya. So, i-check natin yan mamaya. Pero ito, itong arm talaga. Matigas. Ito. Dapat to ano eh. May pre-play. Yan o, tigas. Mga paps, so tatanggalin natin ngayon to. Itong lock. Saka natin hugutin to. Buti kasi nag-stack up siya, oh. Grabe, oh, maganit kung naririnig niyo. Ayan, oh, wala man lang siya movement. Hindi siya bumabalik. Dapat bumabalik yan, eh. Bumabalik na ko sa dapat yan kasi may spring yan sa ilalim, oh. Pero ito, grabing tigas. Kaya ang tendency nito, ano, mapuputulan ka ng clutch cable, o di kaya naman ay yun nga, lalaki yung braso mo. Lalaki yung kaliwa. Tanggal mo natin itong gasket. Lalaki yung kaliwang braso mo, pero yung kanan, ganun pa rin, stuck. So, tinanggal ko yung gasket para may save natin at hindi mapunit. So, ngayon, ito yung tatanggalin natin. Yan. Gamitan natin ng long nose. Tanggalin natin itong lock. So, natin hilain. Malapit na. Yun. Ito yung lock pin. Hirap tanggalin ang lock pin niya. Ngayon, hilain natin ito pataas. Ito shafting yata itong ano niya. Itong cam. Mayroon siyang cam dito eh. Sa may... Tingnan natin kung may lock. Grabe, oh. Maganit masyado. Grabe. Parang walang lubrication dito sa upper part. Kanyang ano. Kapitan natin yung extension. Pagpapain natin yung konti.
siya kumapit. Yan o. Dapat ganito yung play niya. Bumabalik. Yan o. Yung kanina wala eh. Hindi siya bumabalik. Yan. Lagyan ko din ng langis pala dito. Para medyo magano siya. Tumulas. So ganito dapat mga paps yung play niya. Yan. Dapat bumabalik. Yung kanina wala eh. Maganit siya, maganit. Parang walang langis. So try natin hugutin to. Hugutin lang natin to, no? Hindi na natin kailangang pukpukin mga paps. Silain lang natin habang tinitwist. Ayan o. Parang matanggal siya. Pero itong kamya may iwan dyan dyan. Ayan. Ayan o. Nahila na. Ayan. So ito yung ano niya. Cam. Tsaka yung spring. So ang gagawin ko, lilinisan ko lang to. Lilihain natin to ng 1000. Lihain lang natin para dumulas. Kasi dito na part sa dulo eh sobrang dumi. Yan ako, makikita nyo yung dulo. Parang napasukan na ng putik. Siguro kaya kinalabang nung nilagyan ko ng langis, medyo naging okay siya. Kaya linisan lang natin. Light, malit na bagay pero grabe ang laki ng epekto. So yun nga mga paps, nung napunasan ko na ano, tingnan nyo naman yung, focus lang natin, tingnan nyo naman yung nangyari dyan o, oh. Ito yung tama nya, kaya ang maganit siyang ano, lain, kaya lihain natin yun apart, pero ingatan natin tong o-ring kasi hindi na natin tatanggalin yan, dyan na lang yung o-ring nya, yan, kinalawang siya dyan apart dito, ito siya o, oh. Kaya sobrang tigas niyang ano, yan. So lihain natin, 1000 lang to, no? 1000 maliha. Maganda lagyan natin ng konting langis para hindi maano tong o-ring. Sobrang nag-aalala yung may-ari, baka daw kailangan palitan na yung lining. Pwede kaya pag nagkakambyo daw siya, meron daw parang gear to gear naririnig. Eh, siyempre normal lang yun kasi hindi mo masyadong mahila yung clutch eh. Kaya ang resulta talagang ano, maganit, hindi masyadong nagdi-disengage. Kaya ganun. So lalagyan natin ito mamaya ng grasa. Grasa na ilagyan natin dito para ano, mas tatagal. Kasi pag yung langis, ano eh, bababa din yun. May gina yung grasa ta para matagal. Yan, lihain lang natin. Tanggalin natin itong kinalawang na part. Diba? Late na bagay pero ang laki ng result, ng ano, epekto. Yan. Lihain lang natin ang lihain. Matanggal yan. Na-test drive ko to kahapon, okay naman eh yung hatak niya. Maganda yung hatak. Yung pagka-clutch talaga, sobrang tigas. Grabing tigas. Ano, medyo pumuputi na pero meron pa rin. Kunti na lang. Ayan. So, okay na to mga paps. You know. Puti na lahat. Makinis na, malinis na. So, itong part na to kasi, itong taas, hindi na to naabot ng langis dahil dito sa o-ring. Ayan. Itong o-ring na to, pinipigilan niya yung pagdaloy ng langis papunta dito sa taas.
Kaya yun, natuyuan kalaunan, tapos lagi siguro nababasa. Siyempre exposed to eh. Kaya ang tendency nun kinalawang dito. Okay, so ngayon linisin din natin yung lagay nito, yung butas, para okay siya mamaya ito. Linisin din natin tong ano, butas na to, para maganda yung play. Nalupot lang. Naipunan ng dumi siguro to kaya sobrang tigas. Hindi nagpi-play yung arm niya eh. Yan. Tapos kung ano, pwedeng pasukan ng liha-liha, hindi natin konti. Konti lang naman para matanggal yung mga dumi-dumi. Mga pundo niya dyan. Itong bungad. Ito kasing clutch arm nito, mas mahaba na to kaysa sa 155. Kaya dapat pag nag-clutch ka, mas malambot dapat. Eh, hindi eh, mahaba na pero matigas pa rin. Samantalang yung 155 kahapon, tinulak ko. Nakita nyo naman diba kanina? Kung napaumpisa nyo yung video na to. Tinutulak ko yung clutch arm nung 125 tsaka 155. Natutulak, ito hindi. Tsaka hindi bumabalik, walang play. Steady lang siya. Yan, so lihain ko muna to, no? Yun, so malinis na. Malinis na mga paps. Pwede natin lagyan ng grasa, saka natin ibalik na. Okay? Yun mga paps, ilalagay na natin. Pero bago yun, gaya ng nasabi ko kanina, lagyan natin ng high temp grease dito sa bandang dulo para may iwasan yung pagkalawang tsaka yung pagtigas ng clutch. Dito lang sa bandang dulo lagyan natin. Yan. Para hindi na siya tumigas. Lagyan natin ng grasa. Itong bandang dulo lang naman kasi yung ano eh, dahilan eh. Kaya siya tumitigas. Maganit masyado. Baka hindi nakakakyat yung langis dyan kaya ano. Hindi nalulubricate. So lubrication lang yung kailangan. So yan, hindi naman ganun kakapal. Hindi rin ganun kanipis. So babalik na natin. Tapos bago natin isuot ng husto, ilagay natin yung cam tsaka yung spring. So ito ay paganyan. Ganyan. Tapos yung spring naman niya ay paganyan. Ito. Nag-sintro yung ano natin. Parang ganyan yan kanina. Sibalik natin dyan. Dito sa ilalim yan. Ika lang. So nakapasok to dito, nakapasok yan dyan, dito sa shafting na yan nakapasok to. May guide naman yan, di naman may papasok pagka ano, yan o. So nakaharap dapat itong butas na to. Nakaharap dito kasi ito yung magtutulak dun sa push rod mamaya. Kaya ito ganyan yan, ganyan. Tapos ganyan. Kaya islant din natin ng konti. Yan o. Yun. So madali lang siya ipasok. So check natin ngayon yung play. Yan o. Nakapasok na siya ng husto ngayon. Pero yung play niya malambot na. Okay. So lagyan na natin yung lock. Yung tinanggal natin kanina na lock. Kanina pinukpok ko pa to eh. Ngayon tutulak mo lang. Matatanggal na. Kasi na-stuck up siya. Yan. So nilagay ko na yung lock. Saka natin ikuti lang na ganyan, maglalak na yun ng kusa. Yun o, naglock na siya, natupik na yung dulo. Yan. So ganun lang, no? Pwede na natin itong ibalik. Punasan lang natin yung mga sobra-sobra dito, para hindi pangit tingnan. Pwede na natin ibalik ito doon,
saka natin i-test drive ulit mamaya. Yun, malambot na, hindi na siya maganit, ganda na. Tingnan natin mamaya kung okay na. So ganun lang, minor lang muna yung i-check natin. Huwag muna tayong magbaklas o magpalit ng lining o kung ano-ano. Check natin maigi yung mga maliit na bagay para hindi naman sayang yung gastos ng customer natin. Ibalik lang natin tong gasket na to kasi hindi naman siya napunit. Ayan, ipitan lang natin mamaya. Okay, balik na natin doon. Bago pala natin balik mga paps, ulihain ko lang konti ito dahil nahirapan din ako magtanggal nito kanina. So 1000cc lang ulit, 1000 para mas madali natin ipasok. Ayan, ulihain ko lang para smooth na siya pagbalik. Saka natin lagyan ng langis, kinalawang kasi eh, oh. Ayan, oh, kinalawang. Nalagyan ko na ito ng langis kanina kaso may mga part talaga na nakaangat yung kalawang eh. Kaya lang ito, 1000 lang naman. Anim yung lining nung Rosie oh. 155 ano lang, itima lang. 2 grabe, 6. Tsaka itong ano yung 246, 6 din. 155 apa lang din to. Eh, dito lang sa bungad yung ano natin lihain, wag na dun sa ilalim banda. Kasi ito yung mahirap ipasok. Mahirap baklasin to kanina eh. Kailang, may napansin pala ako dito no, may dumi oh. Ano ba to? Yung ano? Insekto. Mayroong ano sa ilalim oh. Ano tawag dito may? Yung maraming paa. Caterpillar, hindi ah. Yung tawag dito, gayaman ang tawag namin dito eh sa Ilocano. Yan oh, nakita ko lang dito sa gilid. Hindi siya nadurog, nakasabit lang siya dito sa taas. Napasukan siya ng gayaman. Hindi ko alam kung saan pumasok to. Baka diyan sa breeder hose dito. Pwedeng dito siguro dumaan. Yan, dito. Tapos pumasok siya. Pero grabe ah, buong buo siya oh. Nadurog lang nung nabitawan ko. Gayaman sekto. Tibay siya kasi buo siya. Tagal na nitong ano, umiikot, hindi siya nadurog. Oh, sige, kain ka na dun. Hindi ka magutom. Sabi mo kay mama. Yung isa lang, kunin mo yung isa. Ano ang tanong mo? Shout out kay James. Hindi. Pero nung siya mautanda. Diba? Utanda. Kaya nang mautang. Kaya nang mautang. Baka na kay mama. Yung mama sira ka James. Yan, punasan natin para suwabe mamaya paglagay natin. Yan, yan o, kinalawang din kasi. Tapos lagyan natin ng ano, langis yung mga tumuro dito. Kit natin ng konti para malambot. Okay, so balik ko muna to. Baliktad lang doon sa pagbaklas natin kanina no. So yung pushrod ah, nandito yung pushrod. So wala na tayong binaklas yun na iba. Yun oh, bilis lang ibalik. Kanina ang hirap tanggalin eh. Kasi dito, dahil dito, nalihan na natin okay na. Eh,
natin. Ito lang yung mahaba dito, mga paps, dito siya nalalagay, oh. Ayan. Store yung iba pare-parehas na. Yan o, meron na siyang play, mga paps. Hindi tulad kahapon, wala talaga siyang play. Okay. So, next step natin, lagyan natin tong cable. Subukan natin i-clutch. Okay. So, tingnan nyo, mga paps, malambot na yan, o. Kahapon hindi ko maidikit ito, eh, hindi ko maidikit dito. Ngayon yan, o, dumidikit na siya, o. Yan, o. Yan, malambot na, mas malambot pa to, eh, pero kahapon yan, o, okay na siya. Konting effort mo na lang, kahapon talaga grabe lumalaban siya, hindi mo maidikit ito, dumidikit na, o. So yun yung problema, maliit na bagay pero ang laki ng epekto. Okay, so mamaya tingnan natin, i-road test ko to para matesting natin kung okay na talaga siya. Yan, mga paps, so naibalik na natin yung langis. Yan, okay na, naibalik na yung langis nya, naibalik na rin yung tambutso. Igpitan ko lang yung gis dito saka i-test drive natin. Check natin kung nagbawas yung langis niya. Yan, o. Punong-puno. Ano pa yan? Madami pa. Medyo malinaw pa kasi yung langis nila. Kaya sabi nung may-ari, ibalik ko lang daw muna. Yan. Marami pa naman. Ipitan ko lang yung dalawang 10mm dito sa, ano, sa tambutso. Pagpitan lang natin to. Alalay lang sa pagigpit. Dapat kabilaan. May susunod ulit tayo, eh, yung grass cutter. Ayan, o. Nakapila na yung grass cutter. May inayos din ako kanina na TMX. Hindi ko na nabidyohan. Madali kasi yung ano. May lakad kasi sila. Yung TMX na battery operated. Naglulus yung wiring connection kaya hindi umandar. Tapos meron din kanina nagpalagay ng auxiliary light, hindi ko na rin nabidyohan, nagmamadali. Yung mga binibidyohan ko kasi dito, saka yung clutch cable din, yung mga binibidyohan ko kasi dito, yung mga hindi na nagmamadali. Siyempre kung may lakad sila, kaya din na ano, habala sila. Yan, okay. Test drive natin to, i-adjust ko lang yung clutch niya siguro. Kunin natin sa adjustment dito.
masyadong ano, tutok. Masyadong tutok yung clutch niya, kaya adjustan natin. Luwagan natin dito para pahila. Ayan. Ayan. Tingin natin ulit. Saka na natin ipitan pag, pag okay na yung adjustment. Pantarin natin ulit. Malambot na rin siya kumpara kahapon. Ito oh. Lapit. Yan oh. Mahihila na. Kahapon hindi ito mahila eh. Hindi aabot dito. Hanggang dito lang yung hila kahapon. Hanggang dyan lang. Yan. Ngayon okay naman na. Yan. So maliit na bagay pero malaking diferensya. Ah, i-rotest ko lang.